Hi! Welcome to my channel. So for today, magluluto po tayo ng madali, masarap at mura na pwedeng iulam. Pwede pong ito lang ulamin nyo o pwede pong ipares sa mga pritong isda or kung ano man po ang prito na available sa inyong tahanan. So ito po yung mga sangkap na kailangan natin. Ayan po. So meron tayong kangkong. Hinugasan ko na po yung binabad ko sa matubig na may asin para sure na walang kahit anong linta or anything. And then, meron tayong cooking oil. Sesame oil, optional. Pag wala po, hindi na po kailangan lagyan. And then, meron tayo itong chili paste, pampanghang, pampaparas. Toyo, oyster sauce, vinegar or suka, maraming bawang, sibuyas. So, yan lang po yung kailangan natin for today. So, let's start in cooking. Meron na po tayong pan. Mainit na po yung pan. Maglagay po tayo ng ating mantika. So, yan po. So, itutoasted muna po natin yung ating bawang. So, gagamitin po siya mamayang pang toppings. Yung iba naman gagamitin natin sa pagigisa. So, sandali lang po maluto yung bawang. So, pakibantayan po ninyo. Dahil pag yan nasunog, mapait po siya. So, kulang po tayo ng mantika. Magdagdag lang po ako ng kaunti o bahagya. So, that is enough. So, after a few minutes, okay na po yan. Luto na po yung ating bawang. Ayan na po. Brown na siya. So, pinatay ko na po yung ating apoy. At aalisin ko na po. Ayan. So, after na, lagay po natin yung ating sibuyas. Mahal pa rin po ang sibuyas na puti. Kahit po ang pula, mahal pa rin. So, hindi naman pwedeng wala tayong sibuyas. So, medyo pikit tayo sa presyo. Diba? So, isang piraso lang pong sibuyas. And then, maglagay po tayo nung ibang toasted na bawang. Hindi po lahat. Dahil gamitin natin yan mamaya sa ating toppings. So, ayan. So, this one's ready. Okay, lagay na po natin yung ating kangkong. Or water chestnut po ata ang tawag sa English. Diba? So, ito po, katulad ng sinabi ko kanina, binanlawan ko pong tatlong beses and then binabad ko po sa tubig na may asin para sigurado po siyang wala siyang nakadikit na kahit anong insekto like yung linta, di ba? So hindi po natin alam, so mas maganda na sure. And then after pong binabad mga 5 to 10 minutes, hinugasan ko po ulit para siguradong sigurado. At ito, okay na po itong kainin, di ba? So ayan, gisa po natin dyan. So, hintayin po natin na medyo maluto po siya. So, mabilis lang po yan. Mukha po siyang marami. Pag naluto na siya, babagsak po yan. So, kung marami po kayo sa pamilya, dagdagan nyo po. So, this one is already okay. Lagyan po natin ng toyo. Mga dalawang kutsarang toyo, dalawang kutsarang oyster sauce. And then, simutin po natin yung oyster sauce, sayang. Diba? Mahal ang mga bilihin. And then, maglagay po tayo ng dalawang kutsarang suka. Ayan. And then, lagay po natin yung ating chili paste. Kung wala po kayong chili paste, pwede naman pong siling labuyo. Ngayon, kung wala po kayong siling labuyo, ayaw nyo na manghang, pwede naman pong wag lagyan. So, ito, haluin po natin. Masarap po kasi medyo manghang para meron po siyang onting kick. So, meron din po kasi ang recipe naman. Yun naman po yung meron bagoong. And then, spicy rin po siya. Ito naman po adobo. So, maka-choose kayo, makapili po kayo kung anong gusto nyo na iluto. So, maglagay po tayo ng, ayan, pampabango, pampasarap ang ating sesame oil. And then, paminta. Nakalimutan po nilagay kanina sa ingredients. Lalagay ko na lang po sa description box below. So, maglagay po tayo ng paminta. And then, haluin po natin. And then, wait po natin siya na matuyo ng onti. Lumangi, sabi sa amin dito sa Pampanga. Malangi. Diba? So, ayan. Hintayin po natin na medyo matuyot. Para po mas masarap. Pumasok po yung sauce sa loob ng ating mga kangkong. So, this one, maya-maya, after a few minutes, okay na po to. Luto na po siya at pwede na natin serve. I think, tinikman ko po siya at okay na po yung lasa. Wala na po akong dapat idagdag. And, ayan, tuyo na po siya. Ayan, oh. Meron po siya onting sabaw na lumabas galing dun sa kanyang kangkong. Pinatuyo po natin and this is how it look like. Tinapingso po yung garlic and then a little bit of chili paste. So, thank you so much for watching!